Okay, mga idol, welcome back mga idol. Natagalan ako sa paggawa ng video kasi puro mahihirap yung mga ginagawa natin dito sa bahay. Kadalasan kasi kapag mga digital audio yung mga gamit, kadalasan yan ginagamit sa mga component. Tapos yung mga component, yun ang mga medyo mahihirap na mga appliances. Okay, so ito ang gagawin, dito lang muna tayo sa napakadali kasi nabugbog tayo ng masyado doon sa mga ginagawa natin. Saksak ko. I-turn on natin. So, ayan na. Power on na siya. Saan ba yung binuksan ko na ito, ano? Tanggal ko na para diretso na tayo. So, walang input natin. Parang may ano lang siya. So meron siyang tunog. Kaso masyadong mahina, yun oh. Narinig niyo ba? Yan FM yan. Oh, ganyan lang. Tingnan niyo ang volume, naka-full na ang volume pero napaka hina ng tunog niya. Saksakan natin ang USB para marinig niyo. Pull natin to lahat, baka ilalakas siya dito. Next natin. Wala, napakahina ng tunog niya. So napakahina ng tunog niya. Troubleshoot natin to. I-turn off ko lang muna. So i-turn on natin siya para turn on natin. Yan, may nagsasalita siya pero masyadong mahina. Ayan ang volume, oh. Naka-full. So pakiramdaman natin ang mga IC kung may mag-overheat. Baka may sign of overheating. Itong mga IC. So wala namang umiinit itong mga resistor. Dapat check din natin itong mga resistor. Ayun ako. Dito may mainit dito. Ang init. Ito. Itong resistor na ito. Ayan. So may nag-overheat dyan. Dito naman. So walang nag-overheat dito. So dyan lang. So itris natin yan. Ah, nako.
Nangingitim na ang linya. Eh, tama. Pati dito. Okay, so ang gagawin natin ngayon, check muna natin ang output ng amplifier. Baka kasi sa amplifier may problema dito. So para ma-confirm ang tunog ng amplifier kung good siya, dito lang hawakan niyo dito. Tapos idiin natin siya dito sa may kadalasan ay white at red. Ano, itong white at red, galing ito sa DVD, sa auxiliary. So, ang papunta ng dito. So, ang papunta ng amplifier na nagdadala ng signal ay itong yellow at black. Kasi ito, dito, kita ko sa inyo. Yan. Black, so ground yan. Tapos puti, pula. Galing yan sa, kadalasan pag ganyang color, galing yan sa auxiliary. Yung galing sa DVD, pagsaksak mo. Tapos ito namang black at yellow, ito ang kadalasan ginagamit. Papunta na sa input ng amplifier. O, ito yon. So, dito natin siya i-feed in sa input ng amplifier. Ito, try natin. So, ayan. So, good naman ang amplifier. Kabilang channel. So, okay lang. So, okay ang amplifier. So, ang problema ay nandito. Kung bakit siya humihina, nandito yon. Pero, check muna natin. Turn off lang muna natin. Kasi, turn off natin kasi nag-overheat itong resistor dito. Ito yung resistor. Ito yung resistor na nag-overheat. Titingnan natin saan siya pupunta. So dito siya pumupunta. At ang isa dito rin. So yan, magkatabi sila. Tapos ang ito, malamang ito, tatlo. So, base sa experience ko, kapag ganito ang wire tatlo, supply ito. Ganyan o. Kapag ganyan, ground. Tapos kung susundan natin, kadalasan kapag ganito, may positive at negative ito. So, ito ground. Ground, tapos iwan ko sa kanila saan yung positive nito. Basta positive at negative ito. Sundan na muna natin tong isa. So, ang isa, pasok dyan. Tapos, ang isa, mapunta dito. Ah, okay. Siya ang nagsusupply ng voltage regulator. Ito. So, siya ang nagsusupply ng voltage regulator. So, meaning to say, siya ay positive. Kasi binibigyan niya ng supply itong 7805 na voltage regulator para sa USB. So, ito yung positive. So, positive yan supply. Tapos, ito yung negative. At kapag ganito na ground, ito ground, tapos may positive at negative, kadalasan ginagamit yan sa mga op-amp. So, dahil may nakikita kong op-amp dito, bibilangin natin ilan. Ito. 1, 2, 3, 4. Okay, so may apat na op amp. Tapos meron pang ito sa echo ito. May echo. Ayan o, may echo. So kapag may echo, expected na may IC na ganito. Ayan. Tapos op amp. Op amp. Kaya ito ay positive, ito ay negative. Okay, so ang next step natin na gagawin mga idol ay mag shorted check tayo. Pag shorted check kasi baka may dito yung umiinit. Tapos sa tabi ng resistor na ito, mayroong kapasitor.
So, itong makabila sila, makabilaan, may mga sa tabi nila, may mga ceramic na kapasitor sila sa positive at sa negative. So, yun ang i-check natin. Itong dalawang kapasitor, unahin natin itong isa. Kasi basta may mag-overheat, may shortage dyan. So, itong isa, okay lang siya. Itong isa, yan. So, shorted ang isang kapasitor. So, shorted siya. Tatanggalin natin to. Kahit tanggalin lang natin to, hindi na to mag-overheat. Check natin kung nandyan pa yung shorted. So, wala. Meaning to say, yon ang shorted. So, wala. Sana ba yon? Nawawala. Ah, ito. So, shorted. So, ngayon, i-turn on natin to. Subukan natin na wala na siya. Turn on natin. New input. So, lumakas siya. So, yun lang ang problema. FM natin. FM Tuner. Kita ng mga dalawang mata ko, balusay mo lang, okay. Ang aking katawan, ilalaban kahit kanino. Oo, simple lang ako at malabo mong magtipuan. Kaya okay nang kahit sa FM mo lang mapusuan. Kasi 5 minutes later. Ito, mayroon pa siyang ito problema din ito. Los dudat ko nito ay los contact din naman ito. So ayan na siya mga idol, oh. Na-shutdown na naman siya mga idol, tapos nag-blink, oh. So nag-fluctuate ang supply niya. So kapag ganyan, talagang may problema ito sa supply, doon sa power supply niya. Yan, oh. Ayun, namamatay na naman. Music. Ayun, okay na naman. Namamatay na music. Naman. So, meron nandito yung problema na yon. Ayun oh. So, namamatay siya. Music. Oh. Okay na naman. Kung i-diin natin, oh, mamamatay siya. Oh, meron na naman. So, i-diin natin to. Music. Oh, okay. Okay, so napapansin nyo ba na kapag itong board ay i-diin natin dito sa box, mamamatay siya tapos gagana na naman. So, napakadali lang ang problema niyan. Meron lang naglo-lose contact. Pero ang malaking tanong, saan dito ang naglo-lose contact? Ang dami nito.
So mahirap na i-pinpoint dito saan ang naglo-lose contact. So ang solusyon ko dito, ang napakadali kong gagawin kapag ganito ay i-resolder ito lahat dito sa power supply section. Kasi dito naka-resolder naman to. So naka-resolder na siya. Pero kung papansin niyo ang nang mamatay siya, na-digit talaga. Para bang yung supply niya nawawala. So dito lang 'yan sa secondary ng power supply at sa primary. So nandito lang yung lost contact nito. Kasi kung hahanapin natin dito saan ang lost contact, abutin tayo dito ng gabi. Tapos wag lang kayong mag-focus dito. Kasi kahit naka meron na akong na-repair noon na kahit na resolder ko na dito, ganoon pa rin. So yun pala itong MOSFET na ito, ang paan ito. Paki-check na lang sa mga paan ito. Kasi kahit na resolder ko na dito, papatay-patay pa rin siya. So tinanggal ko ang MOSFET. Yun pala ang drain niya na terminal, wala na, putol na. So gaganyan lang natin, titingnan natin ang paa dito. So okay lang naman, hindi naman siya putol. Kasi may speaker kasi sa loob. Tapos pag vibrate ng speaker, maapektuhan sa vibration itong mga parts dito, kaya yung iba na pyesa dito mapuputol. Kaya wag lang kayong mag-focus sa pag-resolder dito. Titingnan nyo na lang yung mga pins sa mga pyesa dito. Okay, so ang gagawin ko mga idol ay resolder ko muna ito. So plug in natin. Tapos turn on. Saan ba 'yan ang switch ito? Bluetooth mode. FM tuner. Puro advertisement. Hanap lang tayo ng music sa FM. FM ang nandito tayo sa mode ng FM. Hanap lang tayo ng music sana, pero halos nag-advertise lahat ng FM station. USB na lang. Saglit lang, test lang natin ang USB. Huglag pa. So hindi na siya na pumapatay-patay. Tapos try natin idiin ang patugtugin muna natin, tapos idiin natin ang board kung hindi na ba mamamatay. Try natin idiin. Wala na.
So okay na siya mga idol. Nawawala na ang problema niyang mag turn off siya ng biglaan. So ang problema niya dito ay sa-summarize na lang natin yung shorty dito na ceramic capacitor. Kaya humihina ang audio signal niya. Mahina ang tunog. Tapos yung lost contact yung sa power supply niya. Okay, so nasolusyonan na natin. Lagi kasing nagpapaloa pang mayari nito. Kaya ginagawa lang natin agad. Nagmamadali. Kung may natutunan kayo dito, paki-subscribe lang at hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod na i-upload kong video. At maraming salamat sa mga sumusuporta sa aking channel. Maraming salamat sa inyo. Malaking bagay na yan. Masaya na ako dyan. Okay, so hanggang sa muli mga idol. Maraming salamat sa panonood. Keep safe mga idol.